na walang kapalit. Bukal sa kalooban, ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sasa inyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Right, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig na dinig sa iba't ibang panig ng mundo. So, batiin po muna natin sila. Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. Lalong-lalo po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast, at ngayon na rin sa gitnang silangan. Yan po sa Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Riyadh, Dubai, Qatar, hello, Agata. At syempre sa ating neighboring countries, saan-saan po yan? Sa Down Under, sa Australia, sa Darwin, Australia, sa Perth, Sydney, Queensland, at syempre si Ka Henry Papel. Relax ka lang. Hopefully ay makarating ka na at makabalik na rin dito. And syempre dyan naman po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Myanmar, at malakas na malakas daw po tayo sa Macau, kung saan na ando ng butihing wifey ng ating engineer Fred Bellamala. So, take it easy. Siyempre, dito naman po Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamu alaikum. Actually, yung ating magiging panauhin ay female Muslim na kapatiran natin. At gusto natin talaga, ako'y intrigang-intriga, alamin kung paano siya naging ano, matagumpay sa kanyang area of expertise. Siya ay masasabi kong napakasipag. Hindi lang sipag, siguro determinado. Kasi alam niyo po, pag hindi ka determinado sa mga bagay na ginagawa mo, hindi nagiging matagumpay. Hindi po ba? Pero babatiin ko muna kung wala pa siya sa ating linya ng komunikasyon via Zoom. She will join us. Hopefully ay malinaw ang kanyang signal kung siya ay nasa bandang parte ng Mindanao. But happy birthday greetings muna sa aking mga kamag-anak. Mamaya, Engineer Jeric, saka mo sila bigyan ng ano, isa-isahin ko lang. Si Pong Rivera, my dancing partner. Ang tagal namin hindi nagsasayaw for the longest time. At nagkita kami sa isang pasanaya or book launch, coffee table book launch ng kanyang kapatid na si Miss Milo Bondoc dyan sa kanyang mansion sa La Cumbre, Capitol Hills. Ayun, nakapagsayaw tuloy kami after ilan, 28 years bago kami talaga nagkasama ulit, nagkaroon ng pagkakataon magsayaw. At talaga naman masasabi kong hindi siya kumukupas, ang galing pa niya rin magdala kahit hindi kami walang practice, and enjoy na enjoy ako that night. So thank you very much, Pong. I had a wonderful time and happy birthday. Yung wish ko sa'yo that God will grant you the desires of your heart. Syempre, kung ano man yan, syempre only our Lord Jesus knows the very core of your desires. At si Maring May Briones ng National Press Club, ang kaisa-isang secretary forever ng ating mga pangulo dyan sa National Press Club, ang kumari kong walang kupas at napakabait. Nako, hindi mo siya matatawaran ng kanyang pagsisilbi sa mga naging pangulo dyan sa National Press Club. Maring May Briones. At belated sa aking BFF din, si Nitz Castillo. Mga March kasi at April kami. And at advance happy birthday din kay BFF dyan sa Los Angeles. Los Angeles, California, kung saan ako'y tumitira at matagal na panahon na naandyan ang aking anak, ang aking BFF, Annette Obien. So happy birthday! And your Jeric, isa namang masigabong pa-birthday sa kanilang lahat na ating namati. Thank you. Ayan. So wala pa yung ating magiging panauhin. Again, gusto natin kasi maintindihan ano ang mga matatawag na mabibigay niyang inspirasyon sa ating mga kapatirang Muslim. Kasi siya po ay kapatid natin Muslim at napaka-successful sa kanyang area of expertise. Naging CEO, actually CEO, COO siya ta ngayon. Ano? Ayan. Bakit nakikita ko si Rider John? Ano nangyari? Ayun. Hi, good afternoon, everyone. Los Angeles, Mindanao. Salamat alaikum sa Mindanao. Miss Loli, pasensya na. At eto, naghahanap na magandang signal. Finally, okay na. Eto.
Ayan, at napakalakas. Bilib ako sa signal mo, no? Alam mo yung ating mga kakapanayam kasi ay siya ay nasa actually Muslim national dahil gusto ko lang kasi ibahagi sa ating mga kababayan na ang female, lalo na sa hanay ng kababaihan ay pwedeng mag-excel. Hindi naman siguro kayo lang, no? Mga lalaki sa hanay. First, alam natin, kayo ang provider. O, di ba? Yes. Kayo provide sa familia. But then again, sa ating hinaharap na sitwasyon ngayon dahil nga may pandemya, may kung ano-anong hindi maintindihan certainties, eh dapat kaagapay, ano ba sa English, katuwang ang iyong misis na naghahanap buhay din somehow or meron ding ibang kaalaman. So yun ang gusto ko sanang iyan sa ating mga kababayan na just pwede mag-excel. Go ahead. In fact, alam mo ba, FYI to everyone, sa Saudi Arabia, pwede na magmaneho ang mga female. Unlike before, para mga 5 years ago, hindi sila ina-allow. Ngayon, they are now allowed to drive. Wow. Yes. Which means, pwede na sila talagang makalabas ng bahay at makapaghanap buhay. Ganun ba? Yes. Noong nagsimula po yung Saudization na tinatawag, yung mga Saudi nationals, they are the ones who are being hired as managers ng mga ano. Pati yung mga babae, ang pagkakaalam ko, that's why they are now allowed to drive their vehicles, unlike before. And yan, that will give them a chance to siguro do some sidelines or do livelihood para yung kanilang skills, eh syempre, hindi naman natin matatawaran ang skills namin, ano? Kahit magaling, yes. Meron ding kaalaman din na panibago kami sa hanay ng babae. And then, syempre, para po sa kaalaman ng iba, si Ryder John ay naging overseas Filipino workers for the longest time dyan sa Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Kaya, sa UAE, sa Dubai. Arab Emirates, sa Dubai. Uh-huh. Yun ang gusto kong itanong sa ating magiging panauhin, ano, dahil nagkaroon sila dyan ng, ano ba tawag, Expo 2020 sa Dubai. Eh, gusto ko kung ano yung naging accomplishments o ano ang naging bunga ng pagkakaroon ng exhibit diyan sa Dubai nung sila ay nagbisita diyan, ano. But again, sinasabi mo ang mga babae meron ng parang karapatan. Ano pa ba ang bagong pinagkaloob sa kanila ng Kingdom of Saudi Arabia bukod sa pagdadrive? Ang alam ko, aside from driving, nakakapagtrabaho ng mga locals ngayon. Unlike comparatively sa mga bansa katulad ng UAE, right from the beginning, pwede ang mga female. Ngayon, etong Saudi Arabia, ngayon, parang mga 4 years, 5 years ago, yon okay na sila. So, ayun lang yung difference. And nakapagtrabaho na sila. Mm-hmm. And then, anong larangan ng trabaho ang kanilang mga nakuha? Basically, ang kailangan sila, being a Saudi national, they are the ones who are handling yung mga top positions. Okay. Managerial, mga ganyan. Mm-hmm. Siguro sa hotel and restaurant mga management, sila din ang nagdo-dominate, ganun ba? Opo, almost all across all walks of industry, no? Lahat ng klaseng trabaho basta sa mga managerial position sila in supervisorial, ganun. Mm-hmm. So, again, pwede nang makadagdag kumbaga sa income ng ating pamilya ang asawang babae. Kasi ang hirap naman kung magre-rely lang lagi sa inyo, di ba? Siyempre, ang bigat ng responsibilidad. Tapos palaki ng palaki ang mga gastusin. Hindi naman at pataas ng pataas ang bili. Totoo. So it's another way of empowering women. Lalo-lalo na sa Muslim community, sa Muslim countries. They're also empowering women not to be equal with men, but of course, yung equal in rights. Di ba? Pwede magtrabaho si babae. Si lalaki pwede. Si babae pwede din. Kasi sayang din naman yung mga talents and skills nila. Na makapag-contribute din sa economy. Ayan. At saka maging business women din. Somehow kung sila ay hindi lang basta trabaho na may boss pwedeng sila mismo ay negosyante. Tama ba yun? Mm-hmm. And maganda pati ang subsidy ng government ng Saudi, ang Kingdom of Saudi sa mga citizen nila. That is why walang naghihirap . Talagang basta national sila, maayos ang kabuhayan nila. Almost all the mga countries sa Middle East, yan mga yan.
And then, yung tinatawag na somehow pantay-pantay na, walang mga parang discrimination kung ipagkakaloob yung trabaho dito kay male, mamaya kay female pwede rin, ganun ba? Oh, wala naman. Ang pagkakaunawa ko dyan, it is according to their, according to their, tawag dito, biodata or their qualification. Oh, syempre somehow yun pa rin ang mabigat na standard or requirement, depende kung anong yun natapos. Kaya nga napakaganda nitong ating magiging panauhin kasi siya ay talagang nag-aral at sabihin na natin nagsunog ng kilay di umano at para ipakita niya na pwede, hindi pala basta ganun-ganun lang, to enlarge the vision, not settle for mediocrity ang ibig sabihin. Yes. Pwedeng ikaw ay sumulong. Kaya nga ang title ng programa natin, Sulong ng Bayan. Gusto natin, yes, bawat lalaki ka man, babae ka man, pare-parehong may skills, abilities, pagbigyan ng pagkakataon, sumulong. So, that's true. And one more thing, sinasabi ko nga, lamang pa nga ang female sa male bucket. Kayo ang may womb. Kaya ibigay ng baby, no? Right. Oh, maganda rin yung pag-usapan pero sa susunod na topic. So, ang na ikaw ay nasa Kingdom of Saudi Arabia, ano yung nakita mong mga karapatan na halos pantay kayo sa pagdating sa empleo, sa pagtrabaho? Basically, Miss Lolly, dito sa mga bansang nandiyan sa Middle East, maayos ang employment. Basta ikaw ay mayroong employment dyan, definitely you are well compensated. Now, when it comes to difference between national and mga expats, sila ay mayroong edge. Ibig sabihin, sila yung palaging nasa top positions kasi it's their country eh. And one more thing, they are the one who are giving a higher privilege kesa dun sa mga expats. However, sometimes it's also based on the qualification then. Okay. Tayo pinagpapala. Mukhang ang kanyang Zoom Wi-Fi connection ay may konting intermittent. As always, laging ganyan naman ang ating Wi-Fi or ating internet. So, papasukin na natin. Again, siya po ay presently Director and COO, Chief Operating Officer ng Global Empire Traveling Tours and Services. At gusto nga natin alam ating mga tagapakinig, Rider John, na siya ay, she excels in everything she does. Female Muslim na kapatiran natin siya. At gusto natin pabatid sa lahat ng ating mga tagapakinig na ang kanyang aim is not just to settle for mediocrity. Gusto niya bawat Muslim ay enlarge ng kanyang vision. So welcome to sa ating programa sa Sulong na Bayan at susulong na talaga dahil ikaw ang mamumuno, no less than Miss Mufaida Makatoman. Hello. Assalamualaikum. Hello po. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat sa tagapakinig po ng Sulong ng Bayan. Dito po ako si Mufaida Alonto Makatoman, ang AKKK party list first nominee. Yes po. Magandang hapon po. Ayan, kasama natin si Rider John kasi yan, ang tagal niyang nagkaroon ng experience at magkatrabaho diyan sa Kingdom of UAE, sa Dubai. So alam niya ang kalakaran ng ating mga kapatirang Muslim at nakasalamuha niya. Ang ganda-ganda naman ng ating kapatid na Mafi. Okay, I'll dive in sa question na yung kabuhayang kayang-kaya. Kasi ang dami natin sa panahon ngayon, Mafi, na ang tao ay kulang sa trabaho, na-shutdown ng mga kumpanya dahil nga sa pandemya. Tapos na-depress, sabihin na natin na dahil sanay silang kumita in the past ng malaking kita or sanay silang makapag-provide. Tapos ngayon, ito ang nangyari, hindi na nila mabili to make both ends meet, sabihin na natin. Yan pong mga inyong nilalahad, ano-ano pong mga negosyo para sa ating kapatirang matatawag nating small and medium entrepreneurs? Go ahead, Mafi. Yes po, Ma'am Lolis. Ang AKKK party list po ay isang organisasyon na naglalayong maproteksyonan at
ma-assistahan ang mga micro, small, medium enterprises po. Kami po ang magiging gabay sa pag-ahon sa hirap na dulot ng pandemya po. Alam po natin na sa panahon ng pandemya, marami sa MSMEs at halos lahat ng negosyo ay nahirapan. Maliit man o malaki. Pero bahagi ng MSMEs, 38% po ang talagang kasalukuyang nahirapan po at a lot 38% had shut off in the first after nag-lockdown. So marami po talagang mga trabahador na nawalan ng trabaho. Ang layunin po naman ng ating party list, ang AKKK party list na 107 sa Balota po ay magbigay ng kaalaman. Isa yan, yung training po. Ma-realign natin at ma-retrain natin yung mga ating mga kababayan na nag-negosyo na hindi patok sa panahon ngayon. No? Isa yan, yung training natin. At meron ang ating layunin ay magbigay ng isusulong natin ang komprehensibong economic recovery plan para po sa recovery ng ating mga MSMEs. Isa na doon ang stimulus packages natin kung saan yung mga tax holidays din at saka mga credit and loans ay mapadali sa ating mga MSMEs, no? Ito po ang mga kailangan po ng ating MSMEs. Mga negosyo na talagang dapat natin sa services kasi ngayon, it's very difficult, no? Maraming mga produkto at saka mga servisyo na hindi patok ngayon. Taking for example, yung mga tourism natin, no? The mga hotels at saka mga resorts ay did take a hard hit kasi wala tayong gaano mga tourists ngayon sa ating bansa. Ating mga local products, kailangan din natin tulungan, ma-recover din ang kanilang mga puhunan at mailabas natin ang mga produkto natin sa ibang bansa, no? Yan ang ating mga kinakatawan ngayon ng mga ating mga itusulong. Yeah, Mafi, I want to bring up the Expo in Dubai 2020 na kung saan syempre ang butihing husband mo na Undersecretary of Department of Trade and Industry, yes, Gani Makatoman, were there and pati ikaw. Ano-ano po yung ating nakitang ipinresenta doon na gustong-gusto ng mga kababayan nating Muslim sa Dubai? You know, Ma'am Lolita, no? Ngayon ay food talaga ang ating pagkain talaga, food security talaga, no? Nakikita natin yan. Yan ang lahat, especially on the healthy products. Yan ang hinahanap ng ating mga... Yes. And we can go for the turmeric. Diba? Mga turmeric natin, mga BCO natin. Yan po ang mga kinokontrata po ng mga ibang bansa. No? Ang ganda, Mafi, kasi alam natin na tayo sa agriculture country ang ating bansa. So this time, sabi That's mo nga, ang ating mga magsasaka, ang mabibigyan naman natin at maiangat naman natin yung kanilang pamumuhay, we will generate more revenues for them. Bakit them? Binanggit mo yung turmeric, luya, at saka mga malunggay. Dapat, ito naman yes, yung... Po. Coconut. So, dapat yan naman ang bigyan natin ng tulong. Kasi na-interview ko na Rider John, yung Pangulo ng Confederation of Filipino Farmers in the whole country, the Philippines. At sinasabi niya, kulang ang ayuda na nakukuha sa gobyerno. Pero kung si Miss Mafi ang talagang mangumuna para sila ay siguro bigyan ng pagkakataong mag-shine o sumulong, ano po ba ang tanong kasi, meron po ba tayong loan? Kasi ang hirap nga ng buhay.
meron po ba kayong ipagkakaloob ng mga... May mga, you know, may mga available loans ng government na right now. Yung PT na tinatawag nilang pondo sa pagbabago po, no? Ng gobyerno, sa DTI po yan. At pag-asenso at pagbabago po. At ito po ay pwede po silang mag-ask ng loan dito for mga maliliit po na mga negosyo. Then the cooperant also can also go for the shared service facilities, no? May mga isa pa yung mga ating mga ibang meron din ang dole, may binibigay din ang dole para rin sa mga trabahador, no? At saka meron din ang DOST for upgrading of ating mga equipment, no? Marami pong mga programa ang gobyerno na nandiyan para sa MSMEs. Ang problema naman ngayon ay ang pagtulay nito sa mga tao talaga, no? Another na isusulong natin ay bigyan na rin natin ng pansin ang mga requirements. Minsan kasi exactly. Mga requirements, they're just too hard to reach at this point, no? For compliance, yung mga bagong mga entrepreneurs ngayon, no? Mga bagong entrepreneurs prior to, nag-open sila prior to yung ating pandemya, at hindi sila maka-avail because the requirement requires them for to be existent ng at least a year or two, no? When that happens ngayon, naubos na yung capital nila eh. Ito yung mga maliliit na negosyo eh. Papalitan natin at isusulong natin yung mga batas at saka mga legislation na isusulong natin na tama sa panahon. Ms. Ma'am Mafi, good afternoon po. Good afternoon po. Yes po. Meron lang po akong question. Opo, aside from the requirements, we are going to make it easier for the SME owners, ano po, small and medium enterprises owners, yung requirements, we will make it simple and easy for them as well as the process. Kasi katulad ko, meron din po akong business, no? Ngayon, how different will this be from the process before? Kasi noon, ang hirap ng proseso matagal. Mahirap ng kumuha ng requirements, mahirap din ang proseso. So parang humahaba tuloy yung term bago makakuha ng loan sa mga agency. Yes po. Ang mga sinasabi nilang may pondo ka pa sa bako, may mga ganyan pa, di ba? Meron ka pa ganito, di ba? So, yung mga sobra-sobra na yung mga requirements na yan na the reason why people are asking for loans at this point, no, is because they really need it, no? Nandiyan na tayo na we want to make sure na kaya nilang magbayad. Pag-aaralan din natin yan, di ba? Pero hindi ibig sabihin na like for instance, meron kang negosyo talaga na umaandar pero hindi ka makakuha dahil you're just 6 months na ka-open mo lang, diba? But then nakita mo naman na malakas naman siya prior to the the pandemic. Ito yung mga pag-aaralan po natin at isusulong natin yung mga requirements na yan. At saka yung paulit-ulit na pag-ask ng mga requirements na basic requirements. Paulit-ulit na ina-ask natin, we can make use of the national ID, you know, na dapat nandun na lahat ang ating mga requirements. Isa lang pwede, hindi yung paulit-ulit na babalik-balikan mo. Doon na uubos. Magbabahang check lang kasi ang daming hinihingi ID. Pero babalikan natin ang lahat ng ito. We have to pause for a break. Napakabilis ang ating usapin. Magbabalik natin, Ms. Mafi, Iver John. Ang gusto kong i-zero in is
ano ang naging travel? Kumbaga, trials mo bago ka talagang naging tagumpay? Kasi gusto kong paramdam sa ating mga kababaihang Muslim na eto, pwede kang, you can enlarge your vision, di ka pwedeng to settle for mediocrity, talagang tutok-tutok. At saka syempre, yung loan na hihiramin naman ng ating mga kababayan, magkano interest. Pero bago masagutin ang lahat ng yan, we have to pause for a break. The Philippine Standard Time is 3:32 in the afternoon. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Muli ang ating programang Sulong na Bayan. Siyempre gusto natin talagang sumulong ang bayan. Pero i-greet ko lang yung mga susunod sa ating magiging kasunod natin rider dyan. Ano, bagong programa dito sa atin at kaibigan ko ang host niyan. Up Pilipinas, kasama dyan si retired General Jerry Samudio at si Ginoong Emil Carion. Welcome to our at syempre welcome po. Oo, di ba? Kaya nga Sulong na Bayan, ito naman sa kanila up. Sa hindi lang todong lakas. Ayun. Alright, kasama pa rin po natin siyempre ang COO at Director ng Global Empire Travel and Tourism and Services. Ano? Gusto natin kasi paalam at paintindi sa ating mga kababayan na ang isang babaeng Muslim ay sabi nga nila, ay ano kaya alam niyan? Pero ito, pinapakita natin na sumulong siya on her own area of expertise, naging matagumpay siya. Ang tanong, paano siya naging matagumpay? Ano-ano po ba, Miss Mafi Makatoman, ang inyong pinagdaanan? Kayo po ba'y nag-aral ng abogasya o halimbawa business management? Ano po yung natapos mo? I'm a graduate of mass communication. I studied in International Islamic University in Malaysia. Doon din po ako nakapagtrabaho as a broadcast, effective broadcast journalist and pump producer. So isa pinakamalaki po na commercial TV station doon po sa Malaysia. And after that, of course, I came back, but went into, I'm also a graduate of LG, you know, registered nursing po ako. And kasi sa family namin, we're into business also, but more of academician kasi ang father ko. My father is the former president of Mindanao State University, late Dr. Ahmad Dumuso Alonso Jr. Ang aking asawa naman ko, before he joined the government as undersecretary, we were already in the business. So, yun po, sa trading, no? We started off with a small trading and then it became global empire, meron din kami travel and tourism, and then we concentrated now as I'm the president and CEO of Global Empire International Group of Companies. Anyway, on the power solutions of senior women. So we started really small trading business, and then until we came up with a bigger project. And nag-diversify din kami kung anong tama para sa amin. Ito pong pag-business po, talaga pong kailangan po ang pagkaman. Ganun po. No? Right. Yung negosyo kasi malaki. Right. You were saying malaki yung negosyo, travel yan, ano? Hindi yan ganun. Ito paano po yun? Actually, let me correct you on that. No, I'm the president and CEO of Global Empire International Group of Companies. We deal with services and products po na inclusive po doon ang solar products and services, auxiliaries and power solutions po. Yan po ang binibigay namin. And yan po ang aming products and services po. We wanted lang to share to everybody na katulad mo, hindi you didn't settle for mediocrity nga eh. Gusto mo talagang maka-shine.
po. Kasi nag-diversify pa kayo eh. Hindi na kayo, hindi ka lang basta na kontento na maging presidente ng travel course. Yung solar energy, ano, renewable energy na business. Yan po ba sa ating mga kababayan, in layman's term, makakaya bang ano yan, itulak o somehow kahit hindi ka naman kayamanan o hindi ka talagang malaking-malaking businessman, eh pwede natin yan i-cascade sa mga small, medium entrepreneurs? Of course, kasi, you know, ngayon, ang solar ngayon is parang bumaba na ang kanyang halaga. Unlike before, no? It's very expensive. Now you can find solar lights talaga na makakatulong sa community. Hindi stable ang electricity, no? At saka yung mga islands na talagang hindi natakunan ng electricity, no? So these are totally kailangan na kailangan din. That's why you want to use solar. Yes. Solar energy. Because of the need. At hindi kaya si supply ng mahal po. So that's why you want to go down, no? Ang presyo. Tayong pinakamahal po na electric, so yung presyo po natin sa electric ay pinakamahal po. Kaya po ang ating manufacturing industry ay hindi na po flourish. One of the reasons is our electricity po. Yeah, ang mga kapitbahayan natin kasi rider doon na ano, countries, ang mura, ang mura ng elektrisidad, Japan, Korea, kaya umuulad, sumusulong. Eh tayo, Pilipinas, ang mahal-mahal ng singil ng kuryente. So, ang pati internet. Oo, pati internet. So, ano, Ma'am Mafi, ito po ba ay balak niyong talagang pababain ng maramdaman naman at sumulong ang bawat island, ano? Kasi kulang na kulang tayo sa supply niyan. So, buong Pilipinas, yan po yung inyong aim para mabigyan ng renewable source of energy. Ayan, mukhang our sector, no? MSMEs, no? Part of our problem is how to provide how to make it easy for our MSMEs to flourish. And one of them is we take access to the electricity so that it is good for manufacturers. Yes. We can partner up with other bansa din na may value rin natin, maraming pagkinagito so that they can, we can really produce more. Financial institution na napakatataas po ng interest. Kawawa naman, ano, lumulubog lalo itong ating mga SME natin owners. Whereas, ito pong inyong ino-offer ay laking tulong po talaga yan. Malaman lang po talaga yung minimal interest ng kanilang babayaran pag sila ay nanghirap. Kaya kayang kabuhayan. Yan po ang ating layunin, no, na maging madali ang lahat at makisinabang, no? Walang maiiwan po. All inclusive growth and prosperity po ang ating aim at saka sustainable livelihood. Sustainability po. Karon kasing nabanggit sa atin sa ano eh, sustainability, mobility, at connectivity. Ano, in layman's term, can you expound on that, Ma'am Mafi? Connectivity, sustainability, at mobility.
para maintindihan ng kababayan at para sila. When you talk about connectivity naman po, Ma'am Lois, ano, we have to take a look at also if you want to have an inclusive growth and prosperity po, even the parkland area should be able to get that connectivity in terms of internet, because digitalization now is the one thing na nagbago sa landscape ng businesses natin. So yan po, isa rin po yan na isusunod natin. Yan, ganda. Oo, dahil nakapunta tayo last week, nandun po kami mamafi ni Rider John sa Cotabato eh. So nakita natin yung connectivity, maski rural area yung ating kapatahan. Nandun kami sa Palimbang ba tayo, Rider John? Palimbang at Gambar. Aba, ang ating mga kababayan talagang gustong-gusto ng magtrabaho. Kaya lang, kailangan na andyan po kayo para talagang mag-reach out at maipaintindi sa kanila ano yung pwede sila makasali at magkaroon sila ng trabaho. Yung training, paano po yun? Training should be available to all, no? Yung mga, when we talk about training ng skills, no? Yes. Kailangan din po ang business side of it. Managerial side at saka financial side aspect na matutrain po natin ang ating mga kababayan na nanag-negosyo para po hindi maglaho ang kanilang puhunan. Yan po ang problema ngayon. Six months to maganda na lang na makatrigis ang isang negosyo, no? Kasi naman, napupunta lang sa pagkakulang talaga sa kalaman, namamatay sa ang negosyo. Ito po yung gusto natin tunay ang pansin. Pag nagtayo po tayo ng mga kabuhayan centers din po, ito po yung isang proyekto natin na nandun na rin pati training, registro, at saka availability of programs ng gobyerno na kasama doon ang mga kusina na pwede silang maka-apply without going to many lines of agency para lang makakuha ng mga decision ng gabito. That's why we encourage also all businesses to register po. Para po, mabigyan tayo ng So, are we saying lahat pwede, Ma'am Mafi? Walang ano to, walang, basta anybody can avail, ganun ba? Oo, dapat talaga, kapag may negosyo, pagka nakapag-rehisto, at saka pagtutunan natin ng mga kumalagmatin ng mga vendors din. Diba? Kasi hindi vendors na sila, diba? Ang dami yan. They need to prosper also. We will encourage them to register somehow or another para maka-availin sila ng mga programa ng gobyerno po. Diba? Okay. Yes po. Miss Lolly, Miss Mappy, it is also... Yes, Miss Mappy, Miss Lolly, this is also easiest way to say na from education to employment. Magpa-provide na kayo ng training at the same time, we are waiting for them na makomplete ang training at meron naman tayong naghihintay sa kanila na assistance once makomplete nila yung training. Yes po. Kung nag-training po sila, malalaman din po nila kung asan sila, anong negosyo ang gusto nilang patuloy at anong dapat na yun. Kasi ngayon, pag nag-negosyo ka, pag nakita mo, kumikita yun, lahat ng hilera ng stores. Pare-pareho, no? So, lahat talaga malulugi yan. Isa lang ang pagkakas yan. So, the competition is too competitive na hindi kumikita ng sapat lahat. So, we have to really see to it na merong mga mag-alang nila sila. Oo. And also, for the field that they're going into, alam din nila na ano yung mga tapos, bigyan din, patapang nag-training sila, open na yung registro nila.
pag nag-register sila, tingnan na nila ano available program na pwede sila maka-avail to jumpstart their negosyo, no? And for those who have already the businesses, they can go also and search for what is available na mga program at saka mga puhunan na pwedeng makadagdag sa kanilang capitalization. Okay. Sa hanay po ng mga magtitinda natin, halimbawa magtitinda ng o kaya taho, yan po ba ay madaming talagang gustong magpuhunan? Kasi soya yan, pagkain. Yung nga, pagkain, food security. O kaya iba pang pagkain. Yan po ba yung mga pinakamalalakas ngayon? Siyempre, ngayon, siyempre kung anong maka-afford, no? what is affordability, no? At saka, what is healthy, di ba? When you look at it, it's soy, no? We're talking about taho, no? Taho na nag- yes, soya. Soya. Yes. So, this also very... healthy and issues. Tapos, yung mga nag-drug, marami po na every morning ginagawang breakfast, no? Instead, yes, I can see ako, mahilig po ako ng ako. soya. That's soy. And if they can, yung magtataho, hirap na hirap nga. Hindi po, nilalakad lang yan. Di ba po? Lakad. Buhat-buhat. Sometimes we go to another area and it's really, really far, no? Para lang makapagpeta. So, lumalaban ng mga kababayan natin para pumunta ng Marangal. So, why don't we help them? Yes. And then in the area of ano naman po, healthcare, ang dami pong mga bago kasi nga may sakit karamihan ng tao o may karamdaman. Ang daming nagsisulputang mga plant-based o mga herbal. Ayan po, organic. So, yan, pwede po natin tulungan. Magkano po more or less ang nalulong? Ano pong halaga, more or less, para makapag-loan? Depende po sa inyong asset mo. Sa DPR, yes. So, the asset also would matter. Kung ikaw ay micro, pwede kang, mayroong 10,000 to 500,000, may 10,000 to 100,000, may 100,000 to 500,000, meron ding up to 2 million. But depending on the asset that you have, at saka depending on the, if you're micro, if you're also small enterprise, so that would depend po, no? Ina-assess din po yan, for the program. Right. Opo. At siguro, yun ang yung tinatawag natin na hindi lang assessment, ano, kailangan maging qualified din. Pero papagaanin at simplify nyo ang mga requirements. Nandulat assess po. Kaya sa gaya po ng micro po, na talagang kailangan niya ng kuhinan kasi patok ng kanyang business. Pero bibigyan mo lang ng 10,000. Alam niyo yung 10,000. Diba ko? So let's take a test also ang funds also ng kakayanin ng ating negosyante na kakayanin din niya na anong negosyo ang meron siya para maibigay sa kanya kung kapatuhunan. Hindi yung maglalaw, bibigyan mo ng 10,000. Ano mangyayari sa 10,000? Masagad yun. Yes. And one more thing, for our information, ang economic driver po natin is yung SME. Sila ang pinakamarami talaga na tutulong-tulong dito sa economy natin. Kaya kailangan i-boost pa natin sila. That's true. Meron po tayong mga services din, no? Na kailangan natin pagtuunan ng pansintin at bigyan natin sila ng mga puhunan para tapat na puhunan para madagdagan po ang kanilang negosyo at lumago po. Hmm. At sa mga OFWs po, ganun din po ba ang ating inihahain?
Yes, ang mga umuwi. Kasi mga umuwi. Nandiyan pala ang trabaho. Yes. The reason why also we want to OFW to take a look at the businesses also. Yes. Yung mga pamilya nila, di ba, nagde-depend on them. So let's invite the family to train and being more entrepreneur, no? At saka yung mga nasa labas na para pagbalik sila po, meron silang negosyo at hindi sila dependent on whether or not merong darating sa kanila ng income, no? Kagaya ng nangyari ng pandemya, biglaan ang uwian ng mga OFW natin. Also, wala silang negosyo, wala rin. Diba? Hindi sila makaka... there's no income for them. And there's no income for the family. So, it becomes a problem for all of them. Kasi dependent na ka. Saka, i-change natin yung mindset din, no? Kaya nagtatrabaho ang ating mga kababayan sa labas, tayo mga pamilya nila, dapat din itinginin natin na nagtatrabaho sila para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Yung pamilya din na nandito, change the mindset na kailangan matulungan sila yung nagtatrabaho at naghihirap doon at may babapalitan na negosyo man lang. At yun po. So, itatrain to, ginagamit po natin sila, mag-train yung mga family nila para magkaroon ng konti negosyo. Ayan. So, this is all good news. Alam mo, Ms. Mafi, dun sa, right, sa sinasabi ng PSA na unemployed, 3.13 million buhat nung February, no? Ito na po ang good news. So, give us like a message of hope. Ano pa po yung paalam sa ating mga kababayan na kikinig ngayon na talaga naman ready kayo makatulong sa bawat isa para sila ay tumago. Go ahead po, Ms. Mafi. Opo, again, no, magandang hapon po. Muli, sa lahat, ako po si Mukayda Alonto Makatoman. Ako makatawan lang bilang isang first nominee ng SACC Party Group. Of course, we want to be the tulay, the arm, or the bridge sa mga tao upang maka-access po ng mga programa pangkabuhayan ng gobyerno at iba pang mga financial at or economic institution na makakapagbigay ng tulong. At bigyan din natin ang oportunidad ng mga ito na ma-reach out nila ang mga negosyante o gusto mag-negosyo sa atin. Lahat po na ito mangyayari lang sa tulong nila at sa tulong ng voice. So, na mga mamamayan na katulad ko po, tulad ng nakakarami ay walang ibang hangad, kundi isang matiwasay, maayos at maging hawang pamumuhay at kabuhayan po. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan sa inyong thank you. Thank you. All right. Rida John, extra ka na at kulang na oras natin. Pasalamatan po sa ating naging kaanyan. Pasalamatan lang po natin. Unang-una yung ating mga kanakapanayam po dyan sa newsroom. Andyan po siya, si Sir Fred. Andyan sila Rashid, sila Jello, sila Jam, everyone. At syempre, ang ating... station manager na Sir Braggy at ang ating chairman na si Edgard po. Edgard Cabangon, maraming salamat po. Ate Loli, Miss Loli. Okay. Alright, alam natin si Andrew Jeric din ang talagang naka-duty. Si Ryder, Writer Rashid, Iram, at si Sokmed natin, si Jello, ang best friend mo, si Jai. At syempre sa communication assistant, napakasipag nito. Maaga pa lang kinukulit na ako nito, si Asia. Again, thank you. Happy weekend, everyone. God bless. Inshallah. Sukran. Bye. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882.